Hello, welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon naman po magluluto po tayo ng ito atay. Gagawin ko to siya ng sisig style. Itong atay na to, pinakuluan ko na to kaya ganitong itsura. Pagkatapos kong magpakulo, dry ko at sinasalpa ko siya sa oven. Para naman ang purpose noon para medyo siya tumigas. Okay? At ito na naman ang aking mga simpleng sangkap. Ito may bawang. Tapos ito yung sibuyas. At ito naman yung ating green chili. Yung medyo magpapanghang sa ating atay. Gisadong atay. Na sisig style. At i-squeeze natin siya ng lemon juice. Okay, ngayon mag-start na po tayo magigisa. Ngayon magigisa na po tayo. Okay. Lalagyan na po natin yung ating bawang. Oh, wow. Next, ating sibuyas. Yung sibuyas kalahati lang yung kalahati, mamaya itatapings natin pag naluto na siya. At yung sili naman, huwag natin isasabay sa pag-iisa. Kasi wala na tayong malalasahan yan. Hindi tayo mga Indian National na puro anghang. Ngayon, bubuksan natin yung ating atay. Oh! Yan lang kasimple. Sige, mix-mix lang yan. Halo-halo lang. Yun, halo-halo lang. Hindi ka mix-mixa lang yan. Next, bubuhusan natin siya nito ng ano. Ito, may nakasulat ito. Soy oyster sauce. Binaligtad lang yung oyster sauce. So, yun. Yan. Yan po ang nakapalasa. At lalagyan po natin siya ng paminta. Okay. Paminta. Ayan po. Okay. Paminta. Lagyan din ng salt. Kokum. Yukon. At yung ating sili. Yukon. Okay. Kokum. At halo-halo. Halo-halo lang yan. At ngayon, i-squeeze natin siya ng lemon juice. Kalahati lang muna. Ayun. Okay. At isusunod na po natin yung ating sibuyas. Ang bango ng amoy. Yeah. Ang bango ng amoy ng ating sisig style atay. Sarap iparis sa marunong uminom lang ko konti lang masarap po ito siya. Yan o no? Tikman po natin. Kasama ang sibuyas. Ang init. Sarap. Walang biro po, napakasarap.
Okay. That's it. Ganun lang po siya kasimple pagluluto. Oh, oh, yeah, ito po ang kinalalabasan. Sana nag-enjoy po kayo dito sa niluluto kong Guinness ng Ratay Alas Sisig. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nauutal na ako dahil gusto ko na pong kumain. Okay. Pag ganitong niluluto po ninyo, atay, huwag nyo na po na lalagyan ng or yung iba nilalagyan ng mayonnaise. Isasuggest ko na po, huwag na po kasi yung atay masyado na po to siyang ano, medyo high cholesterol na po ito. Kaya ang pagluluto ko, pinakuluan ko muna. Pagkatapos kong magpakulo, nilalagay ko sa oven. Parang makukompress talaga yung ano niya, yung katas. Tapos ngayon, ginigisa natin ulit. Tapos dadagdagan pa natin ng mayonnaise kung anong pwede pang ano sa sisig. I suggest ko wag na po, itama na itong ganito. Okay? Sana may natutunan po kayo dito. Ligtas kaalaman na po sa pagluluto. Ang pagiging kusinero, hindi lang po luto ng luto. Dapat alam din natin kung alin na yung mataas na nutrients, mataas ang fats, mataas ang food sugar. Yan dapat po ang pinag-aaralan sa mga kusinero. Hindi lang luto ng luto. Okay po. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood.